ating mga Math-terrific 9 students. Ayan! So, inulit ko, ako ang inyong Math-lupit pero Math-bait na tutor, Tutor Nikki. At makakasama ko ngayon ang tutor ng grade 10. Walang iba, si Tutor Abhil. Great afternoon, yes. Tutor Abhil. Yes, hello, good afternoon po sa lahat ng ating mga online learners sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pong karangalan, of course, ang makasama ang Math Diwata ng Junior High School Mathematics Tutor sa si Tutor Nikki. At pansamantala nga po akong hahalili ngayon sa isa pang Math Diwata nating kasama na si Tutor Janet dahil po siya lamang ay, syempre nga po, ay may mahalagang ginagawa din. Syempre, no? So, sa lahat po ng ating mga itulay learners, happy, happy Three Kings. And of course, happy first anniversary sa ating DepEd Itulay stakeholders, sa learners, parents, at teachers, at sa lahat po ng ating mga supporters. Ako po ang inyong Tutor Abhil from SDO Bataan. Ayan! Thank you, Tutor Abhil. And welcome to our Itulay online tutorial. Every Friday yan, 3 o'clock to 3:40 p.m. Ayan, so makakasama natin si Tutor Abhil. Alright, mag-miss natin si Tutor Janet. Okay, tignan nga muna natin mga pagbate. Talaga namang kanina pa, nandyan na sila. Good afternoon po. Watching from Gutad National High School, Kyla Cepeda. Good afternoon, Bea Ignacio from LFG NHS, Kabatuan East District, Dimantina, Kabatuan Isabela. Talagang suki na natin sila, no? Tutor Abhil, sino pa ba? Nako, napakarami. Nandiyan din sila ni Nika Donaire Pai from Deparo High School. Ganon din kila Crystal May Rica Franca from Deparo High School din. Ayan ha. At ganon din kila Mark Adrian Vargas. At same with Rian Villanueva Omeres. Good afternoon. Alright. Ayan, dahil excited na tayo, masasalamat sa ating module na ginagamit ngayon. So, nandito na tayo sa Mathematics Quarter 2 Module 8, Week Number 6. At ang ating topic ay... Alright. Ayan, medyo excited si Tutor Nikki. Pero inulit natin pagbate, celebrating our Itulay anniversary. Alright. 1 year na tayo. At syempre, growing tayo, no? Tutor Abhil, talagang lumalakas at mas talagang pina-level up. Okay, so kailangan mag-tune in lang po tayo. Alright, so for our topic for today is all about operations on radical expressions. Alright, and you will be able to perform operations involving radical expressions and solve simple problems involving operations on radicals. I'm sure ready na sila, no, Tutor Abhil? So, let's start. That now, let's correct. Revisit. Yes. Tutor Abhil? Okay, so that is correct. So, bago tayo po dumako sa ating discussion for this afternoon, kailangan muna tayong magkaroon ng recall or revisiting our radicals, of course. So, ano-ano nga ba ang ating or parts ng ating radical expression? Meron tayong, under the symbol, meron tayong parang nth root of a raised to the m. So, ano-ano nga ba itong mga parts na ito, Tutor Nikki? So, yung n natin dito, Tutor Nikki, ay ang tinatawag nating index or order. Samantalang yung ating m na nasa loob ng ating radical, ng pinaka-radical symbol, ay tinatawag natin exponent or power. At ang ating a dito ay tinatawag naman nating radicand. At itong tatlong ito, at pati yung radical symbol natin, ang tinatawag nating radical expression. Ayan. Ayan, tama, Tutor Abhil. So, tandaan natin, ang nasa loob ng radical symbol ay tinatawag na radicand. Alright. For our exponential form, huwag kalimutan, if it is converted to a rational exponent, a raised to m over n, ibig sabihin, ang ating m, ang numerator ay ang ating exponent or power na nasa loob ng radical symbol at ang ating n naman ay ang index or order. All right. Now, what about this?
Now, let's have our review, nila? Diba? Alamin muna natin yes. kung mga pares ng radical expression na nakikita sa inyong mga monitor ay similar or not similar. So, huwag pong kalimutan na isulat lamang yung sagot sa ating comment section para naman ma-acknowledge namin kayo. At syempre pa, mga tutor Nikki, dumadami na yung mga kasama natin ngayon. Kaya naman maraming salamat po at patuloy nyo pong i-share ang ating link. Of course, ang link dito sa DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines, DepEd Tayo. Ganon din po mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang ating Educational Technology Unit at DepEd TV Official para po mas marami tayong makasamang grade 9 learners this afternoon. So let's have example number one, Tutor Nikki. We have x x square root of 5 and 3 square root of 5. Is number one similar or dissimilar? Ayan. So, sulat lamang yung comments sa ang inyong sagot sa ating comment section. At bumati muna tayo habang naghihintay tayo ng sagot kila Daniel Lasea from Talomo National High School. Ganyan din, nakita ko from Ocampo National High School, sila Realin Ilarde. Yan yung from, ano yan, Camarines Sur yan, Tutor Nikki. Wow! Napakalayo talaga na nararating natin. Tama. So, Tutor Nikki, ang number one po ba ay similar or not similar radical expression? And they are similar. Bakit kaya similar? So, tandaan natin, it's like algebraic expressions wherein similar sila dahil meron silang same radicand at same index. Ayan. So, parang 3x, 4x, same variable. Pero dito naman sa radicals, same index, parehas silang square root, 2 ang kanilang index, at parehas namang radicand, 5. Okay, how about correct. Number 2? So we have here you, the 7th root of 2x and 5y 7th root of 2x. Is this similar or not similar? Ayan, sila Isabella medyo siguro na-relate yung connection natin sa kanila din, no? Ngayon pala sila sumasagot. So, similar daw yung number one. That is correct. Isabella May de la Cruz. Ayan. So, ano nga ba ang ating sagot sa number two, Tutor Nikki? Okay. For number two, napapansin natin, 7 yung order o yung index. Yung index rather. Yung index natin ay 7. At ang ating radicand ay 2x. Parehas? Yes, parehas. So, ibig sabihin, they are similar. Okay, let's go to number 3. Ayan, sumasagot na sila, Tutor Abil. Sila Carl Lexis Harry Castillo, tama rin ang iyong sagot. At si Isabella ulit, tama ang kanyang kasagutan sa ating question number 2. Now let's have review question number 3. 2 square root of 3 at yung 3 square root of 2. Ang number 3 ba ay similar or dissimilar? Humabol din ang kanyang sagot si Crystal May Rica Franca na similar daw sa number 2. Matt Husay. Pati si Carl Lexus Harry Castillo. Matt Galing. Yes, Tutor Nikki, ano ba sa ating number 3? Ayan, siguro yung iba na, medyo nakakalito, no? 2 square root of 3, 3 square root of 2. Pero stick lang tayo sa ating rule. Ano ba ang index nito? Teacher, wala namang index eh. Kapag walang index, automatic 2 yan. So kapag 2 tapos 2, ibig sabihin same index. At yung number inside the radical symbol is 3 and then 2. Ibig sabihin, magkaiba. So, we can say they are not similar. Alright! Ayun, no? At syempre, yan, so we have here the like radicals, yung 2 square root of 5 and 4 square root of 5. Pwede rin nating example dito yung 6 square root of x and negative 2 square root of x. Ganyan din naman ang 3 square root of 40 and square root of 40. So sa katulad ng pinaliwanag kanina ng Tutor Nikki, as long as parehas ang ating index at order, ganyan din ang nasa loob ng ating radical symbol, which is yung radicand natin, automatic, these two pairs or these pairs of radical expressions are similar. Ngayon, sa ating example na unlike radicals naman, meron tayo ditong 2 and square root of 15, meron tayong 6 square root of x and square root of 6x. So kung mapapansin nyo, baka mali to ha. Yung isa dito sa ating pangalawang example sa unlike radicals, yung 6 ay nasa labas ng radical symbol. Samantalang sa kabila naman, yung 6 ay nasa loob ng radical symbol. Kaya naman talagang magkaiba sila. And then we have here, katulad ng example number 3 natin, we have 3 square root of 2 and 2 square root of 3. Ayan. So sana malinaw sa ating mga grade 9 learners, Tutor Nikki.
Yes, tama. So binigyan lang natin ng ibang context, yung tinatawag nating similar. Pwede nating tawagin like radicals. Not similar naman, unlike radicals. Dissimilar radicals. Ayan, saan ba natin magagamit yan? Magagamit natin yan, syempre sa addition and subtraction of radicals. Alright, siguro ready na sila para sa ating first operation. So tatandaan natin, radical expressions can be added, subtracted, multiplied, or divided. So first natin ay addition and subtraction, which is magagamit natin ang konsepto ng like and unlike radicals. Alright, so let's start with the first example. Number 1, 2 square root of 3 plus 4 square root of 3. Pansin natin, they are like radicals. Same index, same radicand. So kapag ganon, ano lang ang gagawin natin? We just need to add the coefficients. 2 plus 4 equals 6. And then annex the radicand, the common radicand. Or should I say, copy the common radicand. So ang sagot, 6 is square root of 3. Di ba? Napakadali, Tutor Abhil. Next good, naman tayo. No? As easy as that, mga grade 9 learners. So kung mapapansin ninyo, kung babalikan natin ang mga algebraic expression natin, kapag parehas lamang nito ng variable para sa exponent, ang ginagawa natin kapag addition at subtraction operation, ay ina-add lamang natin ang numerical coefficient at kinokopya na natin yung ating mga variable dito. So dito naman, yung radical expression ang titingnan natin. If they are similar radical expressions, therefore, i-add lang natin yung numerical coefficient or subtract natin, and we just simply copy the radical expression. Now, let's have example number 2. Sabi dito, we have 5 square root of 2 minus square root of 2. Ayan. So automatic, di ba kapag ganito, Tutor Nikki, na wala tayong numerical coefficient, parang exponent din to, di ba? Automatic, ang ating leading numerical coefficient ay 1. So therefore, kung meron tayo ditong 5, at sa kabila naman ay meron tayong 1, so medyo isi-set aside muna natin dahil similar radical expression ito. So isi-set aside muna natin yung square root of 2, magkakaroon tayo ng 5, minus 1 or quantity 5 minus 1 and then copy lang natin yung square root of 2. So simply perform the indicated operation which is 5 minus 1. 5 minus 1 is equal to 4 is square root of 2. So nakuha ba ang tamang sagot mga math 9 learners? Alam kong nakuha nila Tutor Nikki kasi sobrang easy, di ba? Sobrang basic lang to para sa kanila. Yes, Tutor Nikki. Yes. Natin. Ayan, number 3 naman tayo. So, kung napansin natin, dalawa lang yung kanina. Ngayon naman, medyo medium naman, no? Hanggang sa pa-difficult example. So, 6 square root of 3 plus square root of 2 minus 9 square root of 2 plus square root of 3. Meron tayong 4 terms separated by addition and subtraction sign. So, ano yung pinakamadaling way dito? Pinakamadali, we need to group similar radicals. Ano nga ba yung similar radicals dito? 6 square root of 3, and then yung positive or plus square root of 3, positive square root of 2, and yung negative 9 square root of 2. Mas maganda pag samahin natin o pag dikit-dikitin natin sila. Alright? So, we'll have 6 square root of 3 plus square root of 3 plus square root of 2 minus 9 square root of 2. Okay, di ba? Ang dali lang. Kailangan mo lang sumunod. Alright, so katulad ng sinabi ni Tutor Afil kanina, automatic na merong 1 dyan, no? Invisible lagi si 1. So we have 6 plus 1 equals 7 square root of 3. Positive 1 minus 9, negative 8, square root of 2. Alright! May nakakuha! Ang galing naman, meron palang symbol ng square root na sa ating keyboard, no? Oo, meron, no? So, tumama si sila, Hannah and Nika, Donay Repayi. Ganyan din kanina, tama siya dun sa ating first example, Tutor Nikki. At si Jade Villagorda naman ay nakuha ang kanyang example number 2. So very good po sa lahat po ng mga nagpa-participate. So sa lahat po ng mga gusto ring mag-participate dyan, huwag pong mahiyang magsagot. Kasi i-correct naman natin yan kung sakasakali na, alam mo yun, na medyo nagkakaroon tayo ng confusion pa. Dahil nga, kaya nandito ang DepEd Itulay
para tulungan talaga kayong maintindihan mabuti ang mga ganitong problema, di ba? Lakas baka ano, makasagot sa solution. Okay. Para itulay ang pagkatuto, di ba, yes, Teacher Abil? All right. Nikki, so we have here square root of M minus 8 cube root of M minus 7 square root of M minus cube root of M. Yung aking pusa ay nanggungulit. So, patuloy doon sinabi kayo ng Tutor Nikki, let us combine like terms muna. Pagsamahin natin yung mga similar terms at yung dissimilar terms natin. On this note, we will have square root of M minus 7 square root of M plus the quantity negative 8 cube root of M minus cube root of M. So, automatic nga po kapag wala tayong numerical coefficient, meron na tayong 1 dyan. So, perform natin yung una nating group. So, we will have 1 minus 7, that will become negative 6 square root of m. And then, plus the quantity yung negative 8 natin, minus 1, will become negative 9 cube root of m. So, our final answer is negative 6 square root of m minus 9 cube root of m. Ayan. So, may mga nakakuha ba ng sagot? Eh, medyo siguro nahirapan silang mag-type, pero alam ko nakuha nila ang sagot kasi may cube na eh. Baka wala pang cube sa ating keyboard, no? Alright, tama, tutor, no? So, kayang-kaya naman siguro. And shout out sa aking mga students from Deparo High School. Talagang sila ang sumasagot. Okay, so tawagin naman natin yung mga from Kabatuan, Camarines Sur, na talagang nakatutok sa atin from the start. Alright, so bati lang po muna ako ha, tutor. From Charles F. Malacca from Diamantina National High School. Andyan, ang kanilang section, Jasmine Arquero. Hello. Okay, ayan. So from Region 5, ito ba yung kanina? Tutor Abil, Lester Buena Obra. Okay, so tutok lang sumagot via comment para talagang kayo ay ma-practice namin. Okay, for number 5 example, cube root of 54x plus 2 cube root of 16x. Kung napapansin natin, magkaiba yung radikan. And then, parehas yung index. May possibility kaya na pwede natin itong isimplify at mapag-add? Yes, po pwede. Maaari nating sabihin, the radicals are dissimilar but they may be similar after simplifying. Diba, Tutor Avil? Siyempre, ano ang gagawin natin para ma-simplify? Dahil cube root ang tinutukoy natin dito, kailangan nating humanap ng perfect cube factor ng 54 at ng 16. Siyempre, hindi ko na itatanong yung x kasi wala ng perfect cube factor of x. So, 54 na lang. Ano kaya, tignan natin sa mga comment section, ano kaya ang perfect cube factor ng 54? Okay, pasensya na po kasi yung boses ko medyo malapit ng mamalat kaya naiba yung tone. Ayun. All right. Pero, so, diba, laban pa din. Yes, laban para sa itulay. Okay, tignan nga natin, ano kayong perfect cube factor ng 54? Okay, so siguro pinag-iisipan pa nila. Ano naman kaya ang perfect cube factor ng 16? Okay, bigay natin yung 16. Ang 16, ang factor niya ay 2 times 8. Bakit pinili ko yon? Dahil ang 8 ay perfect cube. So, pwede nating ma-simplify yon. How about 54? Okay, merong hint na, di ba? Yes, Tutor Avil? Ayun nga, hindi. Meron ditong hula, si naka-question mark, si Jade Villagorda. Sabi niya, 8 question mark or 4 question mark. Ayan, no? Natutuwa ako sa mga bata, di ba yung sa face-to-face natin, talagang alam mong interested sila kapag meron silang ano eh. Parang 8 po ba? Parang ganun eh, no? 4 po ba? Kasi kahit o paano, alam mong nag-iisip sila. Ayan, so... Hello, Christine Calzada, great afternoon daw, tutors from Deparo High School. Ayan, estudyante mo siguro to, Tutor Nikki. At si Hannah Nika, sabi naman niya 2x po ba? Ayan. So, pakita na araw natin ang ating mga perfect cube factor, Tutor Nikki. Okay, so ang ating perfect cube, tandaan, 27, makukuha natin sa 54, 27 times 2.
Yung 60 naman, 8 times 2. Hindi nakasama si X, ha? Kasi perfect cube. Tanda natin, bakit naging perfect cube si 27? 3 times 3 times 3, that is 27. 8 naman, 2 times 2 times 2, that is 8. So, pwede na ba natin itong isimplify? Yes. Po, pwede na natin ilabas si cube root of 27. So, cube root of... Yes? Pa-interrupt lang ako ng konti. Ah. Baka kasi nalilito ang ating mga grade 9 learners. Hindi automatic po mga grade 9 learners na halimbawa 54 yung nasa loob or 16 ang nasa loob. Hahanap kayo na ang perfect cube dapat is 54 agad. So, merong factor ang 54 yes. na yung isa doon ay perfect cube. Kaya kung napansin ninyo, hinati natin ang 54 sa 27 na 2 at yung 60 natin ay hinati naman natin sa 8 at 2 dahil dun sa 54 nakapaloob ang 27 na perfect cube factor samantalang sa 60 naman ay nakapaloob ang 8 na perfect cube factor nung 16. So, huwag kayong malito kasi minsan pag may mga bata tayo, mga grade 9 learners na, ano kayong perfect cube factor ng 54? Tapos akala nila, didivide agad nila yung multiplier by itself na tatlong beses. Makukuha agad nila yung 54. So, hindi ganun yun, ha. Che-check nyo muna kung may factor ang 54 na pwede nating i-perfect cube nga, which is ito nga, 27. At yung isa naman sa 16 ay 8. Ayan, at nakasuporta ang iyong asawa, ha. Tutor Christopher, good afternoon, happy new year, and happy three kings. Ayan. Okay. Alright. So, thank you, tutor. And, syempre, tip din natin sa ating mga grade 9 learners. Kabisaduhin nyo na, familiarize ang mga perfect cubes. Ano ba yan, no? 1, 8, 27, 64, 125, and so on and so forth. So, kailangan i-familiarize nyo na as much as possible hanggang 10. Diba? Yeah. Pwedeng-pwede na yon. Kasi yun naman yung kalimitan nating tinatanong. Para makita nyo na, oh, 54, 27, merong factor na yan. So, ibig sabihin, perfect cube yan. Okay. So, pwede na ba nating ilabas to? Yes. Cube root of 27 is 3. So, ano matitira sa loob? May iwan si 2x. So, syempre, talagang may naiiwan. Alright. So, 3 cube root of 2x. Cube root of 8. Dito naman tayo. Cube root of 8. That is 2. Pero hindi dapat i-add. I-multiply natin sa labas. Dahil meron tayong coefficient na 2 sa loob, i-multiply natin yan. 2 times 2. At syempre, may naiwan ulit sa loob. 2x. Okay? So, ibig sabihin, 2 times 2, magiging 4 na yan. So, 3 cube root of 2x plus 4 cube root of 2x. And kung napansin natin, at first, they are dissimilar or unlike radicals, kung mapapansin natin, pero pag sinimplify, they are like radicals. Okay? So, ang gagawin lang natin, add the coefficients. Medyo namamalat na si tutor. Add the coefficient 3 plus 4, that is 7. And then, annex or copy the common radical, cube root of 2x. So, ang tamang sagot ay 7 cube root of 2x. Alright. So, I hope nakakasabay sila, no? Okay. Oo, kasi parang feeling ko mas dumami yung mga comment ng ano. Alam mo na, may mga nababasa. Kaya medyo, hindi ko alam kung paano ko ba i-delete to ngayon. Eh, hindi nga pala tayo ang admin at director natin, no? Pero ganun pa man, mga grade 9 learners, alam kong nakuha ninyo ang aming paliwanag. Kaya naman, subukan natin i-apply dito sa ating example number 6. So, bago ang lahat, batiin lang muna natin kasi kanina, ano siya, nagpapabati siya tapos hindi ko yata siya nabati. Ayan sila, April Pingal Manabat, sabi niya still watching po. At backread lang ako. Ayan si Tamika Noheya Betito. Magandang hapon. Ayan, baka kasi mamaya nag-still watching na siya, ibig sabihin, ano na siya, pangalawang beses niya nagpa-greet, nagpa-shout out. Ayan. So, example number 6 natin, we have 2 square root of 12 minus square root of 48 plus 3 square root of 27. So, katulad ng sinabi natin kanina, kapag ganito yung given natin, try muna natin i-simplify yung ating radical expression dahil baka kahit na dissimilar sila ngayon sa ating given, kapag na-simplify natin sila ay magiging similar terms din sila or similar radical expressions din sila. So, on this note, try natin ano kaya ang perfect square factor ng 12. So, sa 12, pwede natin gamitin yung 4 at 3. Dahil yung 4 ay perfect square at i-multiply natin sa 3. Sa 48 naman, ano kaya ang perfect square factor ng 48? So, isip tayo ng
ano ba yung mga perfect square? Sabi nga kanina ni Tutor Nikki, kailangan hanggat maaari, hindi man natin makabisado, pero maging familiar tayo sa mga at least yung 1 to 10 natin na perfect cube root or perfect square root. So, yung mga perfect cube pala factor at perfect square factor. So, halimbawa, ano ba yung mga perfect square factor natin up to 10? So, 1, tapos 2 times 3 is 4, tapos 3 times 3 is 9, so we have 16. So, sa 16 kaya, pwede na kaya yung ating 48. So, 48 by is divisible by 16? Correct. So, pwede rin natin gamitin yon. Ngayon yung 27 kaya. Ang 27 kaya ay meron din kayang perfect square factor. So, ano yung titingnan natin, no? Che-check natin yon kung meron siya perfect square factor. So, ano kaya rin ang ating perfect square factor dyan? So, titingnan natin yan maya-maya lamang. So, ngayon, pakita na natin si Tutor Nikki, no? Sa ating 2 is square root of 12. Meron tayong perfect square factor na 4. Kaya naging 2 is square root of 4 times 3. Samantalang sa ating square root of 48, meron tayong perfect square factor na 16 times 3. And then sa ating namang 27, meron tayong 3 square root of 9 times 3. So, papansin ninyo, dun sa ating 27, ang hinahanap natin perfect square factor ay 9 naman. So, para makuha natin 27, imumultiply lang natin siya by 3. Ngayon, syempre kapag sinimplify na natin, kuhanin muna natin yung square root ng ating mga perfect square factor. So, magkakaroon tayo ng 2, katulad ng paliwanag at reminder ni Tutor Nikki, hindi natin i-add, kundi i-multiply natin sa ating number or numerical coefficient na existing sa ating given. So, you will have 2 times 2, dahil nilabas natin yung square root ng 4, and then matitira pa rin yung square root of 3 sa loob ng ating radical expression, minus 4 square root of 3, dahil yung square root of 16 ay 4, and then we will have 3 times 3 is square root of 3. Dahil nakuha naman natin yung 3 doon sa square root of 9. So, mapapansin natin, lahat na po ng ating mga terms, so we have 3 terms here, ay pare-parehas na ng radical expression, which is square root of 3. So, pasimplihan pa ulit natin. Perform muna natin yung mga multiplication operation na meron dito. So, you will have 4 square root of 3. And then, minus 4 square root of 3. Tapos, 3 times 3 is 9 square root of 3. Dahil addition ng operation, so plus 9 square root of 3. And then, syempre, pasimplihin pa natin lalo. Perform the indicated operation, no? Subtraction muna tayo, mga green learners, 4 minus 4, 0 na yan. Tapos, plus 9 square root of 3. Therefore, the answer for number 6 example is 9 square root of 3. Ayan, nakuha ba ng ating mga green learners, Princess Manalo? Magandang hapon, Skilla Rachel Orenya. Ayan, ito si Magdalena H. Gafford High School. Na-miss ko silang mabuti. Sobra. Dahil ito yung mga ano, no? Most supportive school din natin sa ating Itulay, no? Yes. Tama, tutor. Thank you, Tutor Avin. At reminder lang natin, ha? Baka inisip nila, Mom, di ba dapat addition na una? Or addition ba? Multiplication, division, or MDAS? So, tandaan, if it's only addition and subtraction, you perform from left to right. So, laging ganon. Alright? Pero kung makikita natin, makakancel na, no? Kagad, 4 square root of 3 minus 4 square root of 3. So, natira, 9 square root of 3. Pero I'm sure yung maraming natututo. Yes, Tutor Adil? Ayun nga. Tutor Nikki, salamat sa pag-remind niya, no? Maraming nagkakaroon ng confusion sa paggamit talaga ng PEMDAS. Yes. But actually po, mga Green 9 learners, the term itself, the PEMDAS, magkakapares kasi itong operation. So, yung parenthesis and exponent, pwede mo siyang pagsabayin. Multiplication and division, pwede mo rin pagsabayin. And then addition and subtraction, pwede mo rin pagsabayin. Pero katulad yung sinabi kayo ng Tutor Nikki, if you have subtraction and addition sa ating last part, kumbaga sa pinaka-last line ng ating equation, just simply perform what is the first part dun sa ating from left to right natin. Kasi kung mapapansin ninyo, kapag pinerform nyo muna yung 4 square root of 3 plus 9 square root of 3, mababago yung ating final answer dito. So, hindi na siya magiging tama. Kaya kailangan i-perform pa rin natin yung ating left to right kapag yung kapag subtraction at addition ay magkasama na pong naandoon. Ayan. So, thank you so much, Tutor Nikki. Ayan. Alright, tanda natin, hindi yung LR for long distance relationship na. LR, left to right. Ang daming hugot, Tutor Nikki. Ikaw na talaga may love life. Mahugot kasi ang mga grade 9. Ako. No? Okay, dito na tayo. So, example number 7. Okay, so for example number 7, mapapansin natin, meron tayong fraction sa radikan. Ngayon, ano yung first step natin dito? We can simply distribute the radikan into the numerator and denominator. So, pwede nating split, no?
So, pwedeng square root of 2 over square root of 3 plus square root of 3 over square root of 2. Alright? And huwag natin kalimutan na hindi po pwedeng meron tayong radical sa denominator. So, ano kailangan natin gawin? Katulad ng ginawa natin last time sa ating lesson, we need to rationalize. Alright? So, rationalize since there is a radical. Ano po yung radical natin? Square root of 3 and then square root of 2. Now, if we rationalize, of course, ang kailangan natin mag-get rid, matanggal yung radical symbol. How? Just multiply by itself. And if you're multiplying by itself, dapat sa numerator then. Bakit? Because you're simply multiplying by 1. Diba? Square root of 3 over square root of 3, 1 pa din. So, it's look like you're multiplying by itself. Diba? So, ganun ang rationalization natin, which is na topic natin last time. Okay? So, to rationalize, ang imumultiply natin sa square root of 2 over square root of 3 ay square root of 3 over square root of 3. Ang susundin natin ay denominator. Plus, square root of 3 over square root of 2, kailangang matanggal ang radical symbol sa denominator square root of 2. So, ang imumultiply natin, square root of 2 over square root of 2. And then, when we are multiplying, tandaan, square root of 2 times square root of 3, we just simply multiply the radicand. Okay, na topic din natin last time, no? Product rule. 2 times 3, that is 6. So we have square root of 6. Square root of 3 times square root of 3 is square root of 9, which is 3. Alright? Square root of 3 times square root of 2 is square root of 6. Square root of 2 times square root of 2 is square root of 4, which is 2. Okay. Now, kung napapansin natin, like fractions ba sila? No, they're not. So, we need to get the LCD. Di ba? Mamaya, masabihin ng ating mga grade 9 student, hala, parehas po sila, tutor. No, they're not similar fractions. Kaya, kailangan nating gawin silang similar. How? We need to get the LCD. Tingnan nga natin kung nakikinig pa ang ating mga grade 9 students. Okay, nahabol lang ni Tutor Nikki yung aking boses. So, ang LCD ay 3 and 2. Least common multiple nila ay 6. So, balikan lang natin si fraction. 6 divided by 3, 2. No? Okay, so, nabaliktad lang natin. 6 divided by 3, 2 times square root of 6, 2 square roots of 6. Ito po yun, ha? Nabaliktad lang natin. 6 divided by 2, 3 times square root of 6, 3 square root of 6. So, ito po yun. Alright, similar na ba sila? Yes, they are similar. Aba, may sumasagot na kagad. So, ang tamang sagot, tama, Mayi Gordora Moldes. Okay. 5 square root of 6 over 6. Ang galing naman. Talagang bago ko sabihin, nasagutan na kagad ni Mayi Moldes. Alright, sige, last example tayo for addition and subtraction dahil maubusan na tayo ng oras. Okay, tama for sige, example number 8, Tutor Nikki. So ngayon naman meron tayong simple problem solving lang naman dito. This our simple mathematical statement wherein we're about to find the perimeter of a triangle with sides measure 6 square root of 10 centimeters, 5 square root of 10 centimeters, and 11 square root of 10 centimeters. Ngayon, ang tanong, ang tanong mga grade 9 learners, ano nga ba or paano nga ba natin kinukuha ang perimeter ng triangle? Ayan, no? Kasi minsan dyan nagkakaproblema kapag problem solving kasi minsan, may mga clue or mga word clue lang tayong nakikita or nababasa. The problem is kapag hindi natin alam kung anong gagawin dito or anong operation na gagamitin, doon na tayo biglang nalilito, kamot ulo, sakit batok, mga ganyan na yung mga students sa atin eh. Pero honestly, kapag alam natin yung formula or kung paano yung operation na ginagamit, wala tayong magiging problema. Since mga grade 9 learners, ang pinag-uusapan natin ay perimeter of a triangle, at take note na kapag pinag-usapan ay perimeter, we just simply add all the sides of the triangle. So, magkakaroon tayo ng ating formula where each denoted by P is equal to A plus B plus C.
And then we just simply substitute. Dahil dito sa given natin, wala naman tayong in-identify na A, B, C. So, kayo na bahala mag-assume. Pwedeng si A, C, 6 square root of 10. Pwedeng si B, C, 5 square root of 10. At si C naman ay 11 square root of 10. Or pwedeng pagbalibalik na rin natin, wala namang problema. Dahil addition naman ito. So, kapag so simply substitute our given to our formula, we will have now P is equal to 6 square root of 10 plus 5 square root of 10 plus 11 is square root of 10. So, grade 9 learners, ito po ay similar radical expressions already. Wala na tayo ibang gagawin. Hindi na natin isisimplify yung radical dahil ito po ay pare-parehas na. So, ibig sabihin, pagsasama-samahin lang natin ang mga numerical coefficients from 6, 5, and 11. So, we just simply add 6 plus 5 plus 11 and that is 22 square root of 10 centimeters. Nakuha ba? Ayan, may mga sagot tayong nakikita dito. Ayan pala. Mga pagbati lang pala sila. April Egop, sila Rachel, sila Vincent Agustin. Ayan. So, alam ko naman na nakuha nila ang ating discussion. Ayan, si Hannah Nika, Donay Repay ay nakahabol. 22 square root of 10 centimeters. By the way, Tutor Nikki, sa ating mga problem solving, mga grade 10 learners, huwag po nga kalimutan na maglalagay tayo lagi ng label or unit of measurement kasi minsan na nagiging problema or nagiging incorrect yung ating final answer kapag wala tayong label. Kasi halimbawa ako, halimbawa makulit yung kaklase nyo, may galit sa inyo yan, nilagay meters, centimeters na miningi ni teacher, mali ka na agad, di ba? So for you to have the accurate final answer, do not forget sana all may label. Lagyan ng label ang ating final dapat answer. Talaga. Oo, tandaan ha. Tandaan ang dapat laging dapat may label. Huwag kang papayag na walang label. Diba? So, ang may Mika Franca, tama rin ang iyong sagot. So, take note sa susunod na mga pagkikita ninyo with Tutor Nikki. Maglalagay na kayo ng unit of measurement para sigurado ng may label ito. So, Tutor Nikki, magpapaalam na muna ako ha, kasi kailangan ko na tumulong sa ating Mathematics 10. Maraming salamat sa pagkakataon na makapartner ka ngayon for the first time, Mat Diwatang ng Junior High School. Pero hindi pa tapos sa Tutor Mark Edward direct. Hindi pa tapos. Hindi ka. Tutor Nikki. So maraming salamat grade 9. Standby lang kayo kay Tutor Nikki dahil lilipat lang ako sa grade 10. Bye-bye muna po. Bye-bye, Tutor Abigail. Thank you so much for having us, for having you in our grade 9. Thank you talaga. Yan, maraming natutunan ang ating mga Mat 9 students. Okay, so ituloy na natin. Huwag kayong mag-alala dahil madali na lamang ang sumunod for multiplication of radicals. Nabanggit na rin natin to last time. So, same index dapat. So, kapag same index, we can simply multiply the radicand inside. 3 times 2, the answer will be square root of 6. Same with example number 2. Dahil parehas yung index nila, mumultiply lang natin ang radicand. 4y cube times 12y square. The answer will be 4 times 12, 48. Y cube times y square, y raised to 5. Alright. At pwede rin nating isimplify. How? Perfect 4, perfect factor, no? Na may 4th root. So ito ay 16. Bakit, teacher? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. So, ibig sabihin, maaari natin kunin ang 4th root ng 16. Same goes with y raised to 4. Okay? Dahil ito ay divisible by 4. So, ang pinaka-closest from y raised to 5 ay y raised to 4. Okay? So, ang ating 4th root ng 16 ay 2. 4th root ng y raised to 4 ay y. Ang tamang sagot, 2y, 4th root of square root of 3y. Alright. Next example, number 3. If this is the example, what you're going to do is to distribute. Okay? Distributive property. You'll distribute the factor outside to inside. No? So we will have, ano to, tutor? You will just simply multiply the coefficients to coefficient, radicand to radicand. So, 4 times 2, 8. 3 times 6, 18. 4 times negative 7, so negative 28.
And then, multiply lang natin yung radicand, 3 times 5 cube root of 15. Ibig sabihin, ang ating sagot, 8 cube root of 18 minus 28 cube root of 15. Alright, same goes with number 4. Actually, may maraming ways dito para i-multiply. Pwedeng gamitan natin ng distributive property. Pwede naman ng FOIL method. Okay? Ayan. So, ang tamang sagot ay negative 25 minus 5 square root of 3. Okay? So, huwag kayong mag-alala dahil itutuloy natin. Marami pa tayong examples next week. Kaya tumutok lang, no? At katulad na lamang nito, last one for our word problem sa multiplication of radicals. Let's compare. Are they the same? Compare nga natin kung parehas ang volume ng dalawang cubes na ito. So, the side measurement is square root of x. Kapag kinuha natin ang volume, cube root of x raised to the third power. Pwede nating ipasok sa loob dahil ito yung power o yung exponent. So, cube root, square root of x cube. Dahil may factor itong x square times x, we can simplify it to x square root of x. Same goes in here. Dahil ito ang side measurement ng cube b, so we have 6th root of x cube. Let's get the third power. So, bakit? Kasi nga, side by side by side. So, 6th root of x cube raised to the third power, we have 6th root of 3 times 3, x raised to 9. When we simplify, we have square root of x cube. At ganun, parehas talaga sila, x square root of x. So we can say the two cubes have the same volume. Alright! Okay, para naman sa inyong homework, no, pwede nyong isend sa amin, paste lamang sa ating eToolay page at pwede rin i-message kami ni Tutor Janet para dito, para meron kayong example. Alright, so yan, sana hindi natin, hindi nila nakita ang sagot for that. Okay, so magpapaalam na po kami. Abangan next week ang continuation ng ating lesson. So inulit natin, addition and subtraction of radicals. Ang kinakailangan lamang ay same index, same radical. So you can add the coefficients and annex the common radical. Okay, annex or copy the common radical. For multiplication of radicals na same ang index, all you have to do is to multiply the radicand. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagtutok. No? Laban lang. Kaya natin to sa mga may sakit dyan. Pray lang tayo. Uminom ng gamot. Kung nakaubusan ng gamot, uminom tayo ng lemon at talagang magpalakas. No? Omicron lang yan. Virus lang yan. Tayo, kayang-kaya natin to. Alright! I'll see you again next week. Kasama si Tutor Janet. I am Tutor Angenique, ang inyong matlupit pero matbait na tutor from SDO Caloocan City. Kasama si Tutor Janet from SDO Pasay City. Si Tutor Abhil from SDO Bataan. Na kung saan, mapapanood niya kami every Friday sa eToolay Online Tutorial via DepEd EdTech Unit, DepEd EdTech, DepEd Tayo, YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd EdTech, DepEd TV, YouTube channel. Okay! Up next, ang ating Math 10. Panoorin ulit si Tutor Abhil, Tutor King, and Tutor Rowell. Maraming salamat po. See you again.